Sing. Your love's a sword slicing gently through my body, burn so sweet. Ngayong nalalapit na naman ang simula ng bagong season ng pinakamalaking liga ng basketball sa buong mundo, eh pag-usapan muna natin ang ilan sa mga sikat at sobrang idol nating NBA players na sinubukan ding makisiksik sa malawak na mundo ng musika. Alam nyo naman mga idol na kahit sobrang busy nila sa regular season ng NBA, eh marami naman silang libreng oras tuwing sasapit ang off-season. Iba-iba ang kanilang trip at hilig gawin sa labas ng basketball court. At dahil tungkol sa musika lagi ang ating topic, ay ating kilalanin sa videong ito ang ilan sa mga sikat na NBA players ang hindi mo inaasahan na sinubukan din palang maging music recording artist. At sigurado ako na magugulat ka na ang ilan sa kanila ay nagawa pang makakuha ng kasikatan sa kanilang mga nilikhang musika. Kay Damian Lillard, ang mukha ng Portland Trail Blazers na mas kilala sa tawag na Dame Time dahil sa hindi mabilang na big shots ang nagawa nito sa mga clutch time. Isang 7-time NBA All-Star at 7-time All-NBA team na siya lang naman mga idol ang nakagawa sa franchise history ng kanyang kupunan. Kasama din ito sa mga itinuturing na mga greatest players of all time, lalo na at napasali pa nga ito sa NBA 75th anniversary team. Ganyang kasikat si Damian Lillard sa mundo ng NBA. Pero alam nyo ba mga idol na sa mundo naman ng hip-hop ay mas kilala ito sa pangalang Dame Dola. Ito ang nagpauso ng 4 Bar Friday na sobrang umingay sa Instagram. Una siyang nag-release noong July 2015 ng kanyang pinakaunang single na Soldier in the Game. Sinundan niya yun ng mga albums na The Letter O noong October 21, 2016, pangalawang album na confirmed noong October 6, 2017, at pangatlong album na Big Dola noong August 9, 2019, kung saan mga idol ay nakasama pa nga niya ang mga sikat na rapper na sina Lil Wayne at Muzi. Nagmamay-ari din ito ng isang record label na tinatawag na Front Page Music. Tapos noong September 2020, kasama sina Snoop Dogg at Derek Milano ay inirelease nila ang kantang Kobe. Na nakasama pa sa soundtrack ng NBA 2K21. At syempre ay isa itong tribute sa yumaong si Kobe Bryant. Tutal ay nabanggit na rin natin si Kobe, ay siya na lang ang ating isunod. Yes mga idol, ang ating idol at basketballistang laging kasama sa usapan ng pagiging GOAT o greatest of all time sa larong basketball, ang 5 times champion, 18 times all-star, 15 times all-NBA team, 12 times defensive team, ang 2008 NBA MVP at 2 times NBA Finals MVP na minsan na ding sumubok na makilala sa mundo ng sinema, kung saan siya nakakuha ng Oscar Award para sa kanyang autobiographical short film na Dear Basketball, ay nag-crossover din ito patungo naman sa landas ng pagiging rapper. Nakapirma ito ng kontrata sa Sony Records noong 1999. Pero bago pa ito makapag-release ng ano pamang album, ay nauna na itong narinig at nakita sa kanta ni Brian McKnight na Hold Me noong 1997. At remix naman ng Say My Name ng Destiny's Child. Nirecruit din ni Kobe ang mga tulad ng isang 50 Cent at iba pang mga sikat na rapper para naman sa kanyang kanta na tag-poet. Tapos ay nakasama din ito sa kantang 3 Times Dope ng kanyang noon ay teammate na si Shaquille O'Neal. Unang narinig ang pinakaunang single ni Kobe na KOBE sa ginanap noong 2000 All-Star Game. Pero dahil hindi ito nakakuha ng commercial success, ay tuluyan ng isinako ang kanyang album na Visions at hindi na ito na-release pa. Mula nun mga idol ay hindi na muling sumubok pa si Kobe na maging isang recording artist, pero hindi naman siya umuwing luhaan dahil habang ginagawa ang music video ng kantang KOBE ay nakilala niya naman doon ang kanyang napang-asawa na si Vanessa na siyang nakasama niya ng mahabang panahon. Ang tanong mga idol, sino naman ang naka-impluensya kay Kobe para sumubok na maging rapper?
Oo mga idol, ang kanyang partner noon na si Shaquille O'Neal. Marahil ay nakikita na lang natin siya ngayon na parang pakengkoy-kengkoy lang sa inside the NBA bilang isang sports analyst. Pero isa si Shaquille O'Neal sa mga itinuturing na pinakamalakas na sentro na naglaro ng basketball sa kasaysayan. Isa itong 4 times NBA champion, 3 times NBA final MVP, 2000 NBA MVP, 15 times NBA All-Star at 8 times All-NBA First Team. Isa rin itong napaka-successful na businessman, aktor at isa ring sikat na rapper. Katunayan ay nagawang makapasok ng album ni Shaq na tinawag na Shaq Diesel noong October 26, 1993 sa number 25 ng Billboard 200 at na-certified din ito bilang platinum album ng Recording Industry Association of America. Ang pangalawang album na Shaq, Food the Return, noong November 8, 1994 ay pumalo naman sa number 67 ng Billboard 200 at number 19 naman sa US Top R&B Hip Hop Albums na na-certified pa bilang Gold Album. Bumagsak na sa number 82 ang pangatlong album nito noong November 19, 1996 na You Can't Stop the Rain. Pero bumalik naman sa number 58 ang pang-apat na album noong September 15, 1998 na tinawag nitong Respect at nagawa pa nitong pumalo sa number 8 sa US Top Hip Hop Albums. Hindi na ito nasundan pa mga idol dahil ang kasunod sa ng album noong 2001 na Shaquille O'Neal Presents si Super Friends Volume 1 ay hindi na na-release. Ang sunod natin pag-usapan ay si Meta Sandy Ford Artest na mas nakilala sa pangalang Ron Artest at Meta World Peace. Maaalala ito sa pagiging matindi nitong defender at ang lagi nitong pagkakasangkot sa mga gulo sa loob ng court, lalo na nga sa insidente na tinatawag na Malice at the Palace na naganap noong November 19, 2004 na itinuturing na isa sa pinakamalaking gulo na naganap sa kasaysayan ng NBA. Isang away na nagmula kay Ron Artest at Ben Wallace sa laro ng kanilang mga koponan na Indiana Pacers at noon ay defending champion na Detroit Pistons. At pagkalipas nga ng 2 taon mula maganap ang naturang insidente ay lumabas naman ang kanyang pinakaunang album na My World na nasundan pa ng mga albums na Diamond Wave at Meditation. Ganun pa man ay hindi naman ito nakakuha ng success. Sunod natin pag-usapan ay si JaVale McGee na kahit madalas maging MVP sa Shaq Tin A Fool. Got a surprise. No, hon, how is JaVale he here? JaVale McGee is back! Sometimes people try to pull the chair. Ay naging malaki din naman ang ambag nito sa kanyang hawak na 3 kampyonato. Hindi lang yan mga idol, ipapakilala ko sa inyo ang kanyang alter ego na si Pierre, ang katauhan ni JaVale McGee sa mundo ng musika. Isang hip-hop, R&B at techno beatmaker na tahimik na inia-upload sa SoundCloud ang kanyang mga sariling likhang musika. Mga musikang ipinamimigay niya ng libre at malayang ipinapagamit sa mga rappers, singers, MCs o mga kaibigang pakiramdam niya ay nararapat na gumamit ng kanyang mga obra. Ang JaVale McGee na laging tinatawanan sa mga video clips ng Shaq Tin A Fool ay isang successful na budding music producer, may-ari ng music label na Pierre Music Group at isa sa mga songwriter sa likod ng awiting Available ni Justin Bieber na kabilang sa 5th album nito na Changes. Nag-release din si JaVale McGee ng kanyang sariling 16-track album na Pierre noong taong 2018. Sunod natin pag-usapan ay si Victor Oladipo, isang napakagaling na basketball player na nakapagbigay ng malaking impact sa mga teams ng Orlando Magic, Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder. Pero kasamaang palad ay hindi nito naipakita ang kanyang full potential dahil nagtamo ito ng kabi-kabilang injuries. Ganun pa man mga idol, bukod sa husay nito sa larong basketball ay hindi na din naman sikreto sa mundo ng NBA ang angking galing nito sa pagkanta. Kumanta kasi ito dati mga idol sa 2015 NBA All-Star Dunk Contest. To be a part of it, New York, New York. Oh, okay. I'm not mad at you.
Nasundan na ito ng kanyang paglalabas ng sariling extended play na tinawag na Songs For You at full-length album na VO noong 2018. Mas gumawa ito ng ingay noong season 2 ng The Masked Singer na ginanap noong 2019 dahil ginulat nito ang mga nanonood ng naturang programa na ang may-ari pala ng napakagandang boses sa likod ng maskarang ito ay walang iba kundi si Victor Oladipo. Tutal ay napag-usapan na lang din natin mga idol ang programang The Masked Singer. Ay pag-usapan na din natin ang isa pang NBA player na naging contestant din ng season 4 ng naturang programa. Si Lonzo Ball. Kasalukuyang naglalaro ngayon si Lonzo sa koponan ng Chicago Bulls. Pero bukod sa basketball, ay sinasabi ngang may part ng karera nito na mas marami pa itong na-release na kanta kaysa sa bilang ng na-shoot niyang free throw sa isang season. Sa ilalim ng alias na Zoo, ay nakapag-release ito ng kanyang debut album noong 2018 na tinawag na Born to Ball na pumalo pa sa number 42 ng US Independent Albums at number 13 naman sa US Hit Seekers Chart Albums. Nasundan pa ito ng pangalawang album noong taong 2020 na tinawag na BBA o Bounce Back Album. Ang sunod natin pag-usapan ay ang one of the best international players na naglaro sa NBA, ang 4 times champion, 6 times All-Star at 2007 NBA Finals MVP na si Tony Parker. Masasabing napakasolido ng naging karera nito sa NBA pero hindi nito tinalikuran kailanman ang kanyang pagmamahal sa musika. Katunayan ay nakapag-release din ito ng kanyang sariling album na TP noong 2007 na pumalo pa nga sa number 19 sa France. Kabilang dito ang kanyang single na Balance Toy. Ang panghuli sa listahan natin ay si Uncle Drew Kyrie Irving, one of the best ball handler of all time, 2016 NBA champion, 8 times NBA All-Star, 2014 NBA All-Star MVP, at 2012 NBA Rookie of the Year. Bata pa lang mga idol ay mahilig na si Kyrie Irving sa musika, pero kailan lang ito nagkaroon ng interes na hasain ang kanyang rapping skills. Una itong nakapag-record at narinig sa kanyang kantang Ridiculous para sa kanyang pelikula na Uncle Drew. Tapos nasundan na lang ito noong ma-inspired siyang magsulat ng kanta para bigyan ng tribute ang namayapang mag-ama ni Kobe Bryant.